Ito ang karanasan ko sa mga matagal ko ng kaibigan. Iniisip nila na kinukumpetensya ko sila habang ako naman tinuturing ko silang pamilya. Nagawa po nila akong traidorin nang dahil lang sa inggit nila sa akin. Tawagin daw natin siyang Bebe. Si Bebe po ay may asawa at mga anak na. Hindi naging maganda ang karanasan ni Bebe simula nung siya ay bata pa at alam lahat yun ng mga kaibigan niya. Nakapangasawa si Bebe ng sobrang bait na lalaki, mapagpasensya at maunawain. Kaya nung sinabi niya na gusto niyang ampunin ang dalawa sa kaibigan niya ay pinayagan agad siya. Nalulungkot kasi si Bebe nung dalawa pa lang silang mag-asawa ang nakatira sa kanilang bahay at nataon naman na nawala ng trabaho ang kanyang kaibigan na tawagin na lang nating girly. Hanggang sa nalaman ni Bebe na siya po ay buntis kaya ang naisip nila ay mas lalo nilang kailangan ng kasama sa bahay. Medyo nahihirapan pa sila noong mga panahon na yon at nakatira lang sila sa isang maliit na apartment pero okay namang kasama si girly dahil siya ang umaalalay sa lahat para kay Bebe. Nakitira sa bahay nila si Paloma habang naghahanap pa ito ng trabaho, pinatuloy naman nila dahil wala naman itong ibang pupuntahan. Lumipas lang ang ilang buwan nakahanap naman ng trabaho si Paloma at parang umaayo na sa kanila ang panahon dahil medyo nakakaangat-angat na sila sa buhay. Nakahanap na si Bebe ng ibang pagkakakitaan habang ang asawa niya naman ay na-promote sa trabaho kaya nakalipat na sila sa mas malaking bahay. At noong makahanap ng trabaho si Paloma ay umalis na sa kanila pero saglit lang ay nawala na naman ito ng trabaho kaya sinubukan na naman itong bumalik kay La Bebe. Walang pagdadalawang isip ay tinanggap siya ulit ni Bebe pero yung pagkakataon na yon ay nagsalita na ang kanyang asawa sa kanya. Sinabing ayoko diyan sa kaibigan mo na yan, hindi ko gusto ang ugali niya, baka sa huli maging problema pa natin siya. Ipinaglaban naman ni Bebe ang kanyang kaibigan sa kanyang asawa pero pansamantala lang. Dahil kahit may trabaho na si Paloma ay hindi siya nag-aambag ni piso sa kanilang bahay at sobrang laki na ng nagiging gastusin nila. Parang walang pakialam si Paloma kahit anong sabihin sa kanya ni Bebe lalo na kapag sinasabihan siya nito na magtipid ay lalo pa siyang nagsasayang. May naging trabaho na din si Girly kaya sabay na silang pumapasok ni Paloma pero silang dalawa ay parang naging prinsesa sa loob ng pamamahay mismo ni Bebe. At si Bebe ang parang naging katulong sa sarili niyang pamamahay. Hindi niya yung kinukwento sa kanyang asawa dahil pinoprotektahan niya pa rin ang dalawa niyang kaibigan. Dahil naaawa pa rin siya kay Girly at kay Paloma sa tuwing nakikita niya na pinapalaya sila ng kanyang asawa. Hindi nagtagal ay lalong gumaganda ang takbo ng buhay nila Bebe, nakapagtayo siya ng mga negosyo at nabibili niya na ang lahat ng kanyang gusto. Kaya simula noon ay palagi niyang pinapasyal ang dalawa niyang kaibigan, dinadala niya sa mga mamahaling restaurant at pinapakain na araw-araw ng mga masasarap na pagkain. At sa tuwing may dumadating na bisita si Girly at si Paloma ay pinaghahandaan pa silang lahat ni Bebe. Pero minsan ay hindi mapigilan ni Bebe na umiyak na lang sa sama ng loob dahil kahit halos binibigay niya na ang lahat ay siya pa rin ang tagalinis ng kanilang bahay. Dahil ang dalawa niyang kaibigan ay madalas lang na nakakulong sa kwarto at lalabas lang sila kapag nakahanda na ang pagkain. Parang ipinaramdam sa kanya ng dalawa niyang kaibigan na hindi siya kasama sa kanilang samahan. Hanggang sa magkaroon sila ng malaking problema ng kanyang asawa at dito na napagtanto ni Bebe na kung gaano kasama ang dalawang kaibigan niya. Dahil imbis na tulungan silang dalawa na magkaayos ng problema ay bigla na lang nawalang parang bula ang dalawa niyang kaibigan sa bahay nila. At nalaman pa ng iba nilang kaibigan ang naging problema nilang mag-asawa. Kahit papano naman ay may nangangamusta sa kanila pero ang dalawa niyang inampo na kaibigan ay hindi sila kinamusta. Parang blessing in disguise na lang din ang nangyari dahil nalaman nila kung paano sila siraan ni Girly at ni Paloma sa ibang tao. Iba't ibang mga tao na hindi magkakakilala ang mga nagkwento nito kay Bebe pero iisang kwento lang ang nakakarating sa kanya. Samantalang nakikita naman ang dalawa niyang kaibigan kung paano niya pagsikapan ang perang kinikita niya. Pero sinasabi nila na nagkaroon lang daw ng konting pera si Bebe ay naging mayabang na at naging iba na ang kanyang priorities. Noong wala pa kasi siyang mga anak ay palagi niyang sinasamahan si Girly at si Paloma pero nung nabuo na ang kanyang pamilya ay hindi na siya gaanong nakakasama. Sinasabi din ng dalawa niyang kaibigan na sa tuwing may bisita sila ay hinaharang na nila ito sa labas pa lang ng bahay dahil pag nakita daw yun ni Bebe ay aawayin silang dalawa. Sobrang dami pang hindi magagandang kwento ng dalawa niyang kaibigan at isa sa pinakakinasasama ng loob ni Bebe ay yung mga sinasabi nila na hindi raw sila pinapakain. At kung totoo man daw ang kinuwento ng dalawa niyang kaibigan, ang tanong, obligasyon niya ba talagang magpakain? Pero ang totoo lang ay halos hindi na magkanda ugaga ang dalawa niyang kaibigan sa pagkain dahil maluho si Bebe at ang kanyang asawa pagdating sa mga pagkain. At pati ang pag-aaway nilang mag-asawa ay kinukwento ng dalawa niyang kaibigan sa ibang tao at sinasabihan pa siya na mukha siyang pera. Ipinagkakalat din nila na nasisiraan na ng ulo si Bebe dahil siya ay bagong panganak lang at pinag-iinitan niyang madalas ang kanyang mga anak. Kaya napakasakit na lang kay Bebe dahil nagsisikap siya para bigyan ng magandang buhay ang mga anak niya pero ganun lang ang sasabihan ng dalawa niyang kaibigan. Marami pang mga kasiraan ang ginawa ng dalawa niyang kaibigan na parang pinalalabas na siya ang pinakamasamang elemento sa buong mundo. Kaya sobrang dinamdam yun ni Bebe kaya nagpatingin na siya sa isang espesyalista dahil dumaan siya sa matinding depresyon. Dahil minahal niya ng totoo ang dalawa niyang kaibigan pero ganun na lang ang iginanti sa kanilang mag-asawa. Ang problema po namin mag-asawa ay hindi tungkol sa third party, tungkol po yun sa aming negosyo na pinasara na namin pero ito po kami ngayon at bumabangon uli. Nalaman ko rin po na madalas akong siraan ni Girly sa aking asawa. Mabuti na lang hindi mahilig maniwala ang asawa ko kaya
kaya nangangatwiran siya agad na mas kilala niya ako kaysa sa kanila. Ngayon po ay tinanggap ko ng lahat na hindi porket naging mabuti ka sa mga tao ay magiging mabuti rin sila sa'yo. Sobrang tataas na po ng tingin nila sa mga sarili nila, pero ang totoo ay sakin lang sila kumapit nung mga walang-wala pa sila para magmukha lang silang sosyal. Puro awa at pag-unawa ang binigay ko sa kanila, pero ang balik nila sa akin ay puro kasiraan. Kaya kung minsan ay napapaisip ako na kung ayaw talaga nila sa ugali ko ay bakit tumagal sila ng ilang taon sa loob ng bahay namin. At hanggang ngayon po ang tingin pa rin nila sa mga sarili nila ay sila ang kinawawa ko at ako ang kontrabida. Paano po kaya nila nakakaya na humarap sa akin na parang hindi man lang sila nakukonsensya? Hindi na po ako hihingi ng payo dahil kahit papano ay nakaka-recover na ako. Maraming salamat po sa asawa ko na walang sawang sumusuporta sa akin at palaging nasa tabi ko. Ang masasabi ko lang po para sa iba ay kapag may tumulong sa inyo kahit alam nyo na mas marami pa siyang problema, maging grateful kayo. Dahil hindi lahat ng tao ay kagaya ng iba na may puso sa pagtulong. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang, Ate Charisse. May naalala lang akong nabasa ko noon na sabi ay hindi ka raw magiging mahirap kapag ikaw ay may pusong mapagbigay at nagpapakita ng pagmamahal sa iba. Pero may mga tao na kapag natuto ng tumayo sa sarili nilang paa ay kinakalimutan na nila ang mga taong tumulong sa kanila. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya graduate ka na, Jel Igo, Charolyn Alexis Santos, Marisa Rodriguez from Las Piñas, Shelmay from Negros Oriental. Kaya yun lang, lecture, para alam mo na lang namin bukas. Bye-bye!